guys, welcome back to my channel, okay? And ako po ng Diyos, meron na naman po tayong panibagong vlog. But before I start guys, please don't forget to hit the subscribe button kung hindi pa po kayo subscriber. And please click the notification bell para po updated kayo sa mga videos ko. Thanks in advance guys! Hello guys, welcome back to my channel, okay? Yan, awa po ng Diyos, once again, meron na naman po tayong panibagong vlog. And this vlog is about this product review. Yan guys, so bali ito po yung nabibili natin na short antenna sa Shopee, or actually available din po ito sa Lazada. So yan, bali ganito po siyang dumating sa akin. Actually naka bubble wrap ito, however nawala ko po yung packaging wrap niya. Anyway, ganun pa man guys, ayan, at least importante ito po yung mismong product. So galing pa po ito ng China, so dinisinfect na po ito natin, kuna po ito using an alcohol of course. So ayan guys, para makita nyo yung loob, para makita muna natin siya visually. Okay, sandali, kakailanganin ko yung dalawang kamay ko. At iyan na nga guys, ayan, nilabas ko na po siya. So ito, ayan na po yung mismong antenna natin. Short antenna talaga siya dahil halos ano lang to guys. Siguro kung susukatin ko to eh, nasa 1.5 inches o less than 2 inches, And then ayan yung mga spacer at yung mga different screws. Siguro nagdi-differ ito dahil ano guys, dahil iba po yung nilalagyan natin ng ano, ng kinakabitan natin ng antenna. So yun nga, universal naman to, kaya hanapin nyo na lang guys kung ano yung para sa inyo dito sa mga gagamitin yung screw na ito. And then this one, parang spacer po siguro itong mga black na ito, itong parang black rings. Anyway, ganun pa man guys, diretso na tayo nito niyan sa paglagay natin sa sasakyan. And of course, titingnan din natin kung okay ang reception. Again, this will be just a quick review. So I hope makuha natin siya sa 5 minutes video para po matulungan lang natin ang mga kapwa natin na naghahanap ng antena na maliit. Lalo na sa mga sasakyan na malalaki ang antena at gusto nilang paliitin ang antena nila. Anyway, ganun pa man guys, balikan ko na lang kayo once na i-install ko na siya sa ating sasakyan, okay? Okay guys, so dito na po tayo sa ano, sa antena natin ng sasakyan. So, ayan, basically yung mga antena naman natin, kung ganito po ang klase ng antena ninyo, surely naaalis po 'yan. So, bali paikot lang po natin siya counterclockwise, of course. Then titingnan natin yung pinaka-tip, guys. Ayan. Ito yung tip niya. Okay? Tingnan natin yung tip nito. So basically, ayan, para lang din siyang may pinagkukonektahan doon sa loob. And tingnan natin yan guys, yung maliit na antenna natin. So ito yung antenna, which is napakahaba guys. Okay, so sandali guys, kunin ko yung antenna maliit. And upon checking guys, ito po yung lumitaw na screw na pwede sa ating sasakyan. So ito, itong mataba, ito po yung i-connect natin dito sa antena natin na maliit. And then ito naman yung ilalagay natin sa lagayan natin ng antena. At ito na nga guys, lumipat tayo ng side ng sasakyan para hindi po tayo mahagip ng mga sasakyan na dumadaan. Anyway, ayan guys, ito bali ang diskarte ko sa paglagay ng ating short antena ay ganito. Uunahin ko muna to guys, ito. Okay? Uunahin ko siyang ilagay dito sa tip ng ating ano, lagayan ng antena. And then ayan guys, tingnan nyo. So kapag ka nag-connect na po yung bakal doon sa loob nito, tsaka ito, pag nag-stop na po sa kakaiikot ito, doon na po natin lagay ito. Para po surely na connected itong bakal na nilalagay natin dito sa antenna, sa ano natin, sa reception. So kasi kapag ka inuna natin yan, na ganito, pag inuna natin inilagay ito sa antenna, dito. Okay, so pagka inuna natin itong nilagay dito guys, ito. Dito. So, tendency, hindi natin alam kung magkoconnect itong bakal na ito, itong tip nito, dito. So, hindi natin alam kung magkoconnect ito. Kaya ang discarte guys is kailangan i-make sure natin na nagkoconnect itong bakal na ito sa ano natin, sa sasakyan natin. Yan. And then, kabit natin to, paikot natin to. This should serve as the waterproofing ng ating antena. And ayan guys, oh, ganyan ang itsura niya. So just imagine that kung yan ang antena ninyo, di ba? So hassle kung medyo meron kayong tent, di ba? Na gusto niyo pagkasyahin yung
sasakyan nyo. Pero tumatama yung malaki nyong antena. Ayan guys, oh. Tingnan nyo yung difference. Ang laki. So, there you go guys. So, sandali. Tingnan natin yan guys. So, reception na nakukuha niya sa radio natin. At ikukumpara natin at ilalagay din natin itong malaking antena. Kung mag-compress lang ba yung reception, yung lakas ng reception na nakukuha nila. Okay, sandali lang guys. Okay guys, as of the moment, pinay-start ko na po ang ating sasakyan. And of course, nasa Wish FM po tayo. And tingnan natin kung may nakukuha pang signal. And yes guys, so medyo mahina ang signal na nakukuha niya. Maybe this is because sa area lang. Pero ilipat natin yan. This is local FM radio channel namin, okay? Ilipat natin guys. Tira niya. Ito yung GBFM. So, malakas, di ba guys? So, ngayon, so, ang gagawin naman natin ngayon guys is ilalagay natin to sa Wish FM. Okay? Ilalagay natin to sa Wish FM kung saan mahina yung signal niya. And then, ilalagay natin yung ayan, medyo meron siyang naririnig na sound pero napakahina. So, kumbaga yung reception mahina talaga. So, tingnan natin yan guys yung stock antenna. Kung ano yung difference niya. Okay? So, install ko yung stock antenna yan. Hindi ko gagalawin yan. Ilalagay na lang natin yung stock antenna. Okay? Tingnan natin yan yung difference nilang dalawa. Okay? By the way guys, habang ginagalaw ko, minsan lumiliwanag yung reception. So, siguro kailangan lang ng konting kilitin ito at para makuha natin yung tamang reception niya. Pero ganun pa man guys, babalik na natin yung malaking antena para makita natin yung difference ng lakas ng antena ng stock kumpara sa ano guys. Ayan. So, yan ang sinasabi ko guys. Oh, nakakuha na ng reception guys. Yan yung sounds. So, iba pa rin talaga guys yung stock antenna compare dito sa mga ganito. Pero ganun pa man guys . So, I find it attractive. I find it good. Usable. So, kung hindi naman din kayo, more on FM radio. So, pwede naman ito as a, as props dito sa antenna ninyo, di ba? Kung annoyed kayo sa mga malalaking antenna na ganyan. So, pwede nyo siyang gawing props na lang ng antenna nyo. Total, kung nagsisidir naman kayo o kaya auxiliary. So, di ba? Ayan guys. So, para hindi nakakaabala kung sakali man na meron kayong tent na ganyan guys. So, yan, tulad ng pag ipapasok ko kasi siya sa ganyan tent, usually tumatama po itong mataas na antena natin. So, ganyan po ang use nito, ang antena na ito. And, konting kiliti lang siguro, guys, sa paglagay nito para po luminaw yung reception natin. Anyway, I think we're done. Yan na po ang ating video for today. And, ayan, medyo nag-exceed na naman po tayo ng oras. If I'm not mistaken, more or less 8 minutes yata or 7 minutes na inubos na video time natin. Pero ganoon pa man guys, at least 'di ba, kung bibili kayo sa Shopee nito and Lazada. So ganyan. Sa ibang ano naman guys, sa ibang mga near or local FM radio natin, medyo malakas naman yung reception niya. Pero since sa Pampanga ako and yung Wish FM kasi alam ko yung signal niyan galing pa ng Manila. So not bad dahil malakas na rin po yung reception na nasasagap niya. So, konting kiliti lang talaga dito while moving it. So, kung kailangan nyo ng, kung abala sa inyo ang mahabang, good alternative po itong maliit na antenna na ito. Which is, you can buy this in Shopee or Lazada at around 80 pesos, 70 pesos. At least maximum is 100 pesos. Panalo naman guys. So, instead of buying the Shark, siguro yung Shark pwede rin to consider. Pero parang mas okay ako sa ganito. Pero ganun pa man na yun guys. Ha? Kung meron po kayong questions, huwag po kayong mag-hesitate, mag-comment. Try po pong sagutin ito sa abot ng aking makakaya as usual. And ayun guys, so we're done for the day. And sana kung hindi nyo po nagustuhan ang video na ito, sana baka magustuhan nyo ang video natin in the future. Huwag po sana kayong aalis once again. So yun guys, ha? Thanks for watching. Till next time. Bye for now. Bye.